just para sa ng Omega din. And mukhang si Ryzen ang gagamit ng Nathan. Yep. At si Wise naman ang gagamit ng Barats. Well, sa akin gustong-gusto ko dito yung pagkakapick. A lot of insights coming out from our caller and analyst, but this is a game of execution. Kapag ka nasa loob ka na ng mapa, 50% drafting, that's half of the battle only. Kailangan may execute mo pa rin yan ng tama. You can see your two junglers on our split screen. And yung mga matchups natin dito, Renjo, Edward, Oheb, Kelra, napakainit na laban na itong dalawa. Napakainit talaga ng laban natin kasi nagkakasalubungan agad yung mga players natin for both of our teams. And again, yung kasi yung kailangan i-maximize nila eh. As long as you negate the jungling rotation ng kalaban mo na team, mas madali para sa inyo. And of course, yung vision na ibibigay mo para sa mga kakampi mo, mas magkakaroon ka ng time para malaman kung saan ka pwedeng pumunta. Yes, and also controlling the jungle area ng OMG is really effective para sa Blacklist International kasi ang bilis din kasi ng mga heroes nila eh. Again, oh my Venus, meron siyang healing with the movement speed. Haji, kahit level 2, magkailan siyang Jeet Kune Do. Okay na. Haji, Jeet Kune Do flicker para makatakas, pero may sagot si Chaknu dyan. Eto Max Chaknu getting a trade and that is going to be a tank for a gold lane. Matutuwa yung Blacklist International doon, but at the same time, you have to realize kung saan din pupunta sa mapa etong side ng Omega. Oo, kumbaga, yung Omega kasi dito may tendency din sila na gumawa ng mirror rotation. Again, for Blacklist International, napakaganda na nakuha nila. This is Kelra. Kumbaga, yung isang buong minion wave na hindi niya makuha, automatic minus packs na agad yun para sa kanya. Yes, and pati napapansin natin dito yung composition ng OMG, no? Medyo scaling yung hero sila, yung dalawang physical damage dealers nila, which is si Nathan and si Aldo. So, ang trabaho ngayon ng OMG is to control the early game. At sinasagot din naman kaagad yun ng Blacklist International. Alam nila na scaling heroes yung mga core. And by playing aggressive, Blacklist International can easily control the early game. Pero kapag na-miss yung objective ng Blacklist International, yun din yung opportunity nila makakuha ng objective for OMG. And why si Sunubukan hulihin si Renjo? Nag-detone as welcome pero hindi 0.4k gold. Ganun kataas, Antel. Yes, for Blacklist International, napakita ng pasok doon ni Haji. Kasi yung sinasabi natin, si Etomax dito yung magbibigay ng, kumbaga siya yung magkocommand sa mga teammates niya kung anong pwede nilang puntahan or pwede nilang targetin. Mm. But with that engagement from Haji, Blacklist International ay sinanakalamang doon. And also, we have to take note, mukhang merong napag-usapan dito yung Blacklist International kung sino yung tatargetin talaga nila. Yeah. At yun yung sobrang importante dito sa game and also a good preparation for Blacklist International. Alam nila kung sino targetin. At iduduktong ko din sinabi mo kanina na si Haji, they need to make sure na alam nila kung nasan si Haji. Kasi pag si Haji nakakuha ng isang magandang isolation play with the Way of the Dragon, napakalaking factor yon, napakalaking damage yon sa timings and power spikes ng OMG. Again, scaling heroes meron sila. And with that, each pick off or any win scrimmages from Blacklist, malaking bagay heading towards the mid game to late game. Pero yung Omega, may kita natin focus lang sa mga goals sila, kumuha ng Torre, pero bottom lane. And Ryzen, siya yung pinaka-target and Haji with the kick. Then sa may pinakalikod. And nagkahulihan na Edward. Black Dragon form goes down. Hindi niya kakayaning tumakas. Haji, hindi rin siya mabibail out. But doon sa taas, meron ding push na nagaganap. And that is going to be the mirror na isusubukan i-pull off ng Blacklist International. At pareho silang nawala ng turret doon. Yes, kasi nga lang, kung mapansin natin, for Blacklist International, ang nakuha nila is si Ryzen. For Omega kasi, isa sa mga possible nila na pangasira dito sa ginagawa sa kanila ng Blacklist International is talagang bigyan ng space si Ryzen. Mm-hmm. Yun ang usually yung kanilang ginagawa ng play. Pero this time around, iba. Parang iba ngayon yung nakain ni Haji. Sipa lang ng sipa. Diba, sa sipa na yun, dalawa, actually yung napatumba nila, yung dalawang importanteng heroes ng OMG, Ryzen and Kelra. So, okay lang kahit mawala yung buhay ni or matake down si Edward, but taking down or shutting down two main heroes early game para sa OMG, that's a big factor. That's a big win for Blacklist. And Chaknu, gusto humuli talaga and real world manipulation, Edward. Naipit sa may gitna, buti na lang meron siyang pantakas na talon doon and that is going to be not successful skirmish or gank by the side of Blacklist and Omega. Now, looking at the map,
mapapansin nyo na yung ikot ng Omega ngayon, minimirror nila dito yung galaw ng Black Race papunta dito sa may baba. And as you can see, si Yuzhong, unti-unti siyang umaakyat doon sa may top lane kasi hindi nga nagiging maganda yung matchup niya, especially against the next board. Yeah, kasi yung true damage na ibibitaw dito against the Yuzhong, so napagandang rotation dito actually for both of our teams. And again, Chakno, kailangan niya mag-set up ng play kasi nga lang, parang siya yung nauunahan ni Haji every time yung mga kailangan nilang ibigay todo. Oh, Chakno? Chakno, sinusubukan niyang ilatag sa team niya yung mga pick-off na yan, pero it wouldn't really matter as Edward jumps in. Eto, Max namatay sa passive. And look at this. Nasa gitna sila ng madami. Renjo trying to go for the last insanity at siya pa ay mapipilitan mag-flicker. Iba talaga dito man yung Rafaela pick. Kasi imagine, ang dami namang moments for Omega na actually sila yung magsaset up ng play pero nanenegate kasi nga merong movement speed. Makakatakas or yung air of effect dito ng mga skills ng Omega nakakounter agad dito ng Blacklist International. Exactly. At kung iisipin mo, yung OMG, medyo malaki yung cooldown ng real world manipulation para mag-take effect yung slow. Well, meron din mga entropy or disrupt on, ways to disrupt dito si Rising. Kaso, exactly, sobrang bilis. Sobrang bilis ng cooldown, ng healing and movement speed na binibigay din ni Oh My Venus, and that enables Black Race International to disengage quickly. Pati nakikita natin na sila na yung nagiging aggressive eh. Kinukuha nila almost half of the map by knowing or gathering information kung paano sila aatake sa next skirmish. Pero objective ang magiging next goal for both teams. Actually, for Omega dito, meron silang gameplay na actually may mga moments na hindi na nila tinatry mag-contest sa mga objectives. Kasi ang ginagawa nila, nanilpahabol nila yung kanilang jungler. But speaking of, lumipad si Kehlra para makatakas doon sa may tatlo sa may bottom lane. And again, Omega, iniiwas nila kung saan pumupunti dito yung Black Ops International kasi sila naman gumagawa ng sarili ng tempo para makahabol. Ayaw bigyan ng Blacklist yung chance yung Omega na i-take down tong mid turret nila. As you can see, todo depensa sila kasi ayaw nilang magkaroon ng opening yung Omega para magkaroon ng panggulat place. Not necessarily to steal yung mga jungle creeps dito ng side ng Blacklist, pero kasi mahirapan sila dito pagka na-pick-off sila ng pick-off kasi nga todo scaling ang hero ni Kehlra, and kakasabi ko lang, siya ay tutumba sa kamay ng Blacklist. Ang ganda ng pagkaka-prioritize sila doon kay Aldous, nakita nila naka-overextend. So, ito, dito malakas yung Blacklist, punish. Yeah, speaking of punish, isa din sa nagpaganda for Blacklist International ng moment na yun is yung pagbilis nga nila na pumunta sa may top lane. I think for Blacklist dito, ang pinaka-target na lang nila is hindi nabigyan ng chance si Kehlra na makapag-farm sa mga outer lanes. Kaya kung mapapansin natin, yung kanilang formation is mostly on the top and even on the bot. Exactly. Pati hindi lang lane yung kinukontra ng Blacklist International, pati yung mga jungle creeps. Kaya inuubos nila lahat para mawala ng stock dito si Kehlra. Venus goes down, pero sa Blacklist naman, as long as kaya nilang i-def to, magiging worth it na yung pag-sacrifice doon ni Venus ng kanyang sarili. And right now, 20 seconds pa, yung next big objective doon sa may mapa. Oh! Haji! Ang ganda ng pagkakaikot-ikot niya doon. Sinipa niya pabalik at siya ay buhay pa. Edward? Hindi umabot si Oheb, pero eto na si Edward. Ang pagi, lumilipad na. Ryzen na ipit doon sa may pinakagitna. Tumatakbo sila dito unti-unti. May makakalaban pa ba from the side of Omega? At unti-unti silang inuubos ng Blacklist International. Woo! For Blacklist International, may kikita na natin yung sustain nila dito sa laro. Actually, may mga madamage sa dito na binibigay yung Omega. Kaso kasi, napakakunat na ngayon ng Blacklist. Kaya for every team fight, hindi na kailangan umalis eh. Mm-hmm. Pati laging go time si Edward. Pag nakita niya merong clash, tapos yung backlines ng Omega, I'm talking about Ryzen, is half or more than half HP. Rekta Black Dragon, salubsob ka agad. And then kukunin niya yung combo ng Petrify. So that is a really good combination from Blacklist International. Marami silang sagot sa frontline at sa backline sila. Kailangan nilang makakuha ng sa magandang pick-off. Renjo, ginamitan ng Holy Baptism na sa pinakagitna ng Real World Manipulation at yun ang pipigil sa kanila para makapasok. Blacklist International, dito sila magaling. Dito sila matindi. Kapag ka pagalingan ng mag-retreat, humanap ng proper timing para mag-back. But the side of Omega, they forced out that retreat. Para sa side ng Blacklist,
ang ganda na kanilang ganda na kanilang idea, pero ang pinaka problema, kulang na sila ng skills dito para i-contest yung Lord na take na ginagaganap. Ooh, Haji! Wise goes down. Isa-isa sila dito, nagtitwinkle in. Holy baptism. Oh my Venus, inahabol ni Chakno at hindi aabot yung ejector. Again, for Omega, ito may sinasabi natin na nabagit kanina during the Keys to Victory na ang bago nilang Omega time is 13 minutes this time. Nakikita na natin damage na pwede nila ibigay. And habang nangyayari yon, noong nag-Lord Objective sa Blacklist International, si Kelra nakakuha ng dalawang tore against Blacklist. Ang laking bagay nun, that's 20 stacks already para sa dalawang turrets. At again, kahit sabihin natin na nalugi ang Aldo sa early game, ayaw mo pa rin siyang bigyan ng space kasi there will come to a point na talaga nandun pa rin yung lakas ng mga stacks niya, sa mga passive stacks niya. So again, Blacklist International really needs to be careful. And one of the reasons why, or ano yung sagot nila sa late game or sa mid game na Aldous? Ang sagot nila dito is yung Dominance Ice. Actually, tatlo na sa Blacklist International na mayroong Dominance Ice para lang ma-reduce nila yung healing factor at yung shield na makukuha ni Kelra kapag nakakuha siya ng tatlong passive stacks, pati na rin kay Renjo. Kelra! At todo sipa lang si Haji Oheb dito. Talagang galit na galit. Gustong pumasok, gustong manakit. And here comes Blacklist International. Ryzen, pipilitin nila tumakbo. And grabe yung posisyon doon ni Ryzen. Pero hindi rin siya todo makalapit. Kelra yung next target. Kasama pa nila yung Lord. Blacklist International. Ang ganda ng pwesta nila ngayon. They can probably take down this turret. Pero magbabackdown na lang sila as they see na meron pa silang mga outer turrets na pwedeng convert. Actually, meron pa nga mid lane turret dito. Yung side ng Omega, pero nandun na sila sa may gitna. Naka-ready na agad yung Blacklist International to take down this turret. And again, for that na team fight, nakakuha ng dalawa ang side ng Blacklist. Kailangan iwasan dito ng Omega na may makakasalubong biglaan. But again, Blacklist International, kumbaga, dalawa rin nagsaset-up ng play dito. It's either Haji or either Edward. Regardless kung sino pumasok, nakaredy kasi sila for the backup. Exactly. Pati ang dami nilang pang-cancel ng reward manipulation kung sakaling maka-initiate agad dito si Haji. Or parang hindi na ganun kalaking bagay. Kasi yung sa Black Dragon form nakita natin kanina, nabunggo niya lang si Eve. Canceled ka agad. So there's a big possibility talaga na mapupwera sa mukha agad si Eto Maxai canceling yung reward manipulation, which is the key for OMG from winning those fights. Parang dun din sa iba eh. Kasi hindi lang reward manipulation eh. The fact na malapitan ka ng isang Yuzong with a Black Dragon form, madali lang eh. Pero kasi for heroes like Nathan, for heroes like sabihin natin dito Kelra, parang automatic kailangan nila gumamit ng research na matindi. Wise, yung Jit Kundo Daytona's welcome, Jit Kondo, welcome, ladies and gentlemen. Nandiyan sa may pinakagitna. Oheb! They take down Ryzen. At Renjo, sinusubukan tumakbo. Immortality will be pop. Oheb, nakatayo sa may pinakagitna. Talaga tinatang kanya na lang lahat. And this is Wise. Trying to take down the turrets. One last member sa side ng Omega. Chakno, kaya niyo ba isalba? And I think this is it. Blacklist International, take game number one. Blacklist International, napakaganda ng kanilang targeting on that last team fight. Kumbaga, natatakan. Natatakan dito si Kelra kung saan man siya pwedeng makasalubong.